mainit na balita ngayong tanghali. Puwersa ng Philippine National Police ilalagay sa heightened alert status sa susunod na linggo para magbigay seguridad sa long holiday. 42 degrees Celsius na heat index na itala ng Pag-asa sa Dagupan City. Dagdag na alokasyon ang tubig mula sa Angat Dam, hinili ng Metropolitan Water Works and Sewerage System. Barko sa Basilan nasunog, 10 pasahero patay ayon sa PCG. Ilan pang mga baril isinuko na sa pulisya ni dati Negros Oriental Governor Pride Henry Teves. At Korean Coast Guard nagsagawa na ng assessment sa mga bakawan sa Calapan City na naapektuhan ng oil spill. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Webes, March 30, 2023. At una sa mga balita, ngayon tanghali, inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Commission on Higher Education na agad resolbahin ang problema ngayon sa kakulangan ng mga nurse sa bansa. Dahil marami sa mga ito ang nag-a-abroad upang doon makakuha ng trabaho. At para sa detalye, makibalita tayo kay Nel Maribuhok live. Nel, may tugon na ba dito ang CHED at ano-ano ang mga hakbang na plano nilang gawin? Yes, Ella, ayon kay Commission on Higher Education Chairperson Prospero De Vera III, may ginagawa na silang hakbang upang tugunan ang kakulangan ng mga nurse. Ayon kay De Vera, kabilang sa kanilang hakbang ay ang retooling para sa mga hindi nakapasa ng board exam, pag-adapt ng nursing curriculum with exit credentials, redirecting non-practicing nurse, at pagsasagawa ng exchange program sa ibang mga bansa. Ayon pa kay De Vera, inaayos na rin nila ang ukol sa flexible short-term masteral program upang matugunan ang kakulangan ng instructor sa nursing at medical schools. Ito ang tugon ng CHED sa nangyaring pagpupulong sa Malacanang kahapon kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang Private Sector Advisory Council Healthcare Sector. Binigyan din ng Pangulo na malaki ang demand ng mga Filipino nurse sa ibang mga bansa. Lahat anya ng kanyang mga nakakausap na presidente, prime minister, ang hinihingi ay mas maraming nurses mula sa Pilipinas. Tugon naman ni Department of Health Officer in Charge Yusek Rosario Vergere, tinitignan na nila ang estado ng panukalang Magna Carta for Public Healthcare Workers at Philippine Nursing Act. Habang pinag-aaralan anya ang standardization ng salaries ng mga nurse, doctors at healthcare workers. At yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Gaya ng problema sa food security, itinuturing ng Marcos Administration na seryosong issue ang problema sa nutrisyon. Kaya naman, nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga kinauukulang ahensya maging sa Kongreso na gumawa ng hakbang upang malabanan ang malnutrisyon sa bansa. Alamin natin yan sa report ni Nel Maribuho. Nasa 75 bata ang namamatay kada araw sa Pilipinas dahil sa malnutrition ayon sa United Nations International Children's Emergency Fund. Ang problema ng malnutrisyon sa bansa ay kaakibat na rin ng kawalan ng akses sa masustansyang pagkain. Bunsod nito, nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga mambabatas na gumawa ng batas ukol sa malnutrisyon. Let me also take this opportunity to enjoin our lawmakers for their assistance in this endeavor by helping us develop and enshrine into law policies that will help eradicate malnutrition. Mahalaga rin anyang matugunan ang problema sa malnutrition dahil nakakaapekto ito sa productivity ng mga bata. Malnutrition is in turn linked to long-term adverse developmental impacts, taking its toll on our people's learning ability, academic performance, all the way to productivity and employment opportunities. And it also carries with it hereditary implications. Indeed, like the problem of food security, these related nutritional issues are also critical and fundamental to our socio-economic development.
Sa 121 bansa, ika-69 ang Pilipinas sa 2022 Global Hunger Index na may moderate na antas ng kagutuman. Tiniyak naman ni PBBM na patuloy na humahanap ng solusyon ang kanyang administrasyon upang matugunan ang banta ng kagutuman at malnutrisyon. Sa paglulunsad kanina ng Philippine Multisectoral Nutrition Project o PMNP na pinondohan ng World Bank, inaasahan nilang makakatulong nila ang mga lokal na pamahalaan sa paghahatid ng primary health support at nutrition services. Kasama dito ang early childhood care and development, access sa malinis na tubig at iba pa. Inatasan rin ni Pangulong Marcos ang Department of Health na makipagtulungan sa iba pang ahensya ng pamahalaan para sa epektibong pagpapatupad ng diet at nutritional policies. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naglabas ng bagong COVID-19 vaccine guidelines ang World Health Organization ngayong Omicron era. Tiniyak naman ng Department of Health na nakaayon sa WHO ang vaccination program ng Pilipinas. Narito ang report ni Gladys Tuabi. High, medium at low. Ito ang tatlong priority use groups na kinlasipika ng Strategic Advisory Group of Experts on Immunization ng World Health Organization sa pagbibigay ng prioridad sa bakunahan ng COVID-19. Batay sa naging rekomendasyon ng WHO, ang mga kasama sa high risk gaya ng mga may comorbidity, mga matatanda, mga buntis at mga batang edad 6-12 ay kailangan ng karagdagang dose ng COVID-19 vaccine pagkalipas ng isang taon mula nang makatanggap ng booster shot. Inirerekomenda rin ng WHO sa mga bansa ang paggamit ng bivalent COVID-19 vaccines bilang primary series sa pagbabakuna contra COVID-19. Sa bahagi naman ng Department of Health, naniniwala itong nakasunod ang bansa sa guidelines na inilabas ng World Health Organization, kung saan mas binibigyang prioridad ang vulnerable sector na mabigyan ng bakuna bilang proteksyon sa virus. Yung pagpapatupad natin ng bivalent is parang aligned naman with WHO and its priorities. Kasi kapag ka dumating ang ating donated bivalent o kung sakali magpo-procure tayo, based on quantity, we would still implement the prioritization. So when we do that, it is aligned that we are focusing still on the vulnerable and based on the classification that SAGE has just issued, yung pong mga highly vulnerable should have this regular vaccination at yung mga not included as part of the vulnerable. Para naman sa ilang health expert, sang-ayon sila na sundin ang inilabas na COVID-19 vaccination guidelines ng WHO dahil nakabatay sa substantial study ang ginagawang pag-aaral ng health organization. Siguro, dahil kulang tayo sa ganun na study, we should adopt the kung ano man yung binibigay na guidelines ng WHO regarding the new vaccines. Ano? Actually, tama rin naman. Yun naman actually ang sinusunod natin. Ano? Ang ating priority usually are those with comorbidity with senior citizens, etc. I think yung priority na yun naman din ang dati natin sinusunod. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang Department of Health sa publiko hinggil sa mga sakit na maaaring makuha sa gitna ng banta ng krisis sa supply ng tubig bunsod ng El Nino phenomenon. Ayon kay Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, kabilang sa mga sakit na maaaring maranasan dahil sa kakulangan ng tubig ay ang cholera, typhoid fever at iba pang mga sakit tulad ng dengue. Paliwanag ni Yusek Vergere, kadalasan na nag-iimbak ng tubig sa mga komunidad kapag ganitong panahon na siyang maaring pamugaran ng mga lamok. Muling nagpaalala ang DOH sa kahalagahan ng kalinisan upang makaiwas sa mga sakit. Nagpabala ang isang health expert sa publiko sa mga sakit sa balat na maaaring makuha ngayong panahon ng tag-init. May paalala rin ito sa mga batang mahilig maligo sa public pools. Narito ang report ni Harry Ilagan. Sari-sari sa sakit sa balat ang maaaring makuha ngayong tag-init.
lalo ng mga batang laging nasa labas ng bahay. Kabilang rito ang bungang araw, tigdas, sunburn, boils o pigsa, fungal infection gaya ng hadhad, buni at an-an. Nariyan din ang bulutong o chickenpox na lubhang nakakahawa. Kaya payo ng health experts, ugaliing maging malinis sa katawan at maligo hanggang 2 beses sa isang araw. Sa pawis kasi madalas namamahay ang bakterya na nagdudulot ng skin infection at diseases. Makakatulong rin ang pagpabakuna upang maiwasan ito. Yung pong measles ay may bakuna sa ating mga centers, pero yung para sa bulutong o chickenpox, varicella, ay wala pang bakuna sa center. Kaya dapat pabakunahan ninyo yung mga anak ninyo sa mga private na doktor o sa ospital. Kabilang sa sintomas ng bulutong ay pamamantal na nagiging makati, nagtutubig-tubig at kinalaunan ay nagpapaltos o nagsusugat. Una itong lumalabas sa dibdib, likod, mukha, pagkatapos ay kumakalat ito sa buong katawan. Yung chickenpox o bulutong ay nakakahawa kahit hindi pa man lumalabas yung mga blisters. Okay. Kaya once na inaano natin, once na meron na kayong naramdaman, pa-check up na, may kaunting rash, kasi hindi natin alam na yung pala nakakahawa na sila. Ang iba pang sintomas nito, isa o dalawang araw bago lumitaw ang mga pantal o blister ay lagnat, pananakit ng ulo at tiyan, walang ganang kumain, pagkahapo o pagkapagod. Sakaling magkaroon ng ganitong kondisyon, mainam na mag-isolate upang hindi na makahawa pa. Uminom na maraming tubig at maglagay ng calamine lotion upang maibsan ang pangangati. Samantala, nagpaalala rin si Dr. Archenza sa mga mahilig maligo sa inflatable at public pools na tiyaking malinis ang tubig dito upang makaiwas rin sa skin diseases at iba pang sakit. Kasi ang tubig naman doon sa ano, hindi naman chlorinated yan, di ba? Tapos minsan hindi pinapalitan, whole day sila naligo. Yan ang palaging ina-advise namin sa mga magulang, kasi kung minsan yung kapabayaan or yung hindi nila alam ang kaalaman para doon ay nalilimutan. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na nakararanas ng mainit at maalinsanga na panahon ang malaking bahagi ng bansa. Kahapon na itala ang pinakamataas na heat index o init na nararamdaman sa katawan sa Dagupan City, Pangasinan na umabot sa 42 degrees Celsius. 41 degrees Celsius sa Cotabato City sa Maguindanao, abang 39 degrees Celsius sa Butuan City, Davao City at Dipolog sa Zamboanga del Norte. Ayon sa PAGASA, posibleng umabot sa 36 degrees Celsius ang heat index ngayong araw sa Metro Manila at ilang bahagi ng bansa. Humihiling ngayon ang Metropolitan Water Works and Sewerage System sa National Water Resources Board na dagdagan ang alokasyon ng tubig para sa Metro Manila. Ayon sa MWSS, bagaman mataas pa ang level ng tubig sa Angat Dam, gayunman tumataas na rin ngayon ang demand o pangangailangan sa tubig bunsod ng mainit na panahon. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Ray Pelayo live. Ray, gaano karami ang dagdag na alokasyon na hinihingi ng MWSS? Kailan? Nasa 2 cubic meters, so nasa 48,000 million liters per day. Sa ngayon ay nasa 550 CMS ang alokasyon, at kung maaprubahan ang dagdag na alokasyon ay magiging 52 CMS na ito. Ayon sa MWSS, wala pa anong epekto ang El Nino ngayon, pero lumalakas ang konsumo ng tubig dahil na rin sa pagdami ng populasyon. Samantala, nasa 202.59 meters pa ang level ng tubig sa Angat Dam kaninang alas 6 ng umaga. Mas mataas pa ito ng halos 12 metro kumpara sa dating level kapag ganitong panahon. Pero mas mababa naman ito ng 9 na metro kung ikukumpara sa pinakamataas itong level. Ang dagdag na lokasyon ay nasa magpapataas sa imbakta na tubig ng Ipo at Lamesa Dam kung saan kumukuha ang Maynilad at Manila Water. Kung ibababa sa 48 CMS naman, ay ang alokasyon ay magiging sa Metro Manila ay hindi na maibabahagi ng Manila Water ang kanilang alokasyon sa Maynilad. Ayon sa Maynilad, sa ngayon ay nagpapatupad na ng hanggang 14 hours
na water service interruption ng sila sa ilang lugar sa Metro Manila. Pag-uusapan pa ng National Water Resources Board kung dadagdagan pa ng alokasyon ng tubig para sa Metro Manila at mga Karatig Kalawigan. Ayon sa MWSS, paitingin nila yung pagkukumpuni sa mga tagas na tubo para mabawasan ang mga nasasayang na tubig. Magagandahin din na nila ang treatment plant ng Manila sa Putatan kung saan galing naman sa Laguna Lake ang supply ng tubig. Yan ang latest mga dito sa Quezon City. Balik si Ella. Tama, Ray Pelayo. Roundup Balita. Umabot na sa 2,302 drivers ang natikitan mula nang ipatupad ang full implementation ng exclusive motorcycle lane sa Commonwealth Avenue. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, 1,739 ang nahuling lumabag sa pulisya sa unang araw nito noong Lunes, March 27, kung saan 706 ang motorsiklo habang 1,033 ang four-wheeled motorist. Malaki naman ang nabawa sa bilang ng violators noong ikalawang araw, March 28. Nasa 402 na lang ang motorcycle riders at 161 na mga pribadong sasakyan. Sinabi ng MMDA na kakailanganin nila ng 3 buwan para makita kung epektibo ang naturang polisiya upang mabawasan ang motorcycle-related accidents sa lugar. Nasa 81 Pilipino ang nasa death row sa ibang bansa ayon sa Department of Foreign Affairs. Tiniyak naman ng Department of Foreign Affairs na ginagawa nila ang lahat upang mailigtas ang mga ito. Katunayan, 2 kababayan natin sa Saudi Arabia ang nailigtas sa death sentence. Samantala, iniulat din ng DFA na nakapag-secure sila ng 135 acquittals para sa overseas Filipinos na nahaharap sa iba't ibang kaso sa labas ng bansa. Muling namataan ng Philippine Coast Guard ang ilang foreign flag vessels sa Kalayaan Island Group. Kabilang sa kanilang nakita ang 3 Chinese Coast Guard vessel, isang People's Liberation Army Navy o Plan Missile Corvette at 20 mga barko ng China at Vietnam. Ilang beses umanong pinadalhan ng radio challenges ng TCG ang mga barko ng China at Vietnam na nasa Sabina Shoal, ngunit wala silang tugon na natanggap. Samantala, radio challenge rin ang naging sagot ng plan na naabutan ng BRP malapaskwa sa Pag-asa Island. Nanawagan ang World Bank na dapat pandagdagan ng Pilipinas sa mga disaster response program nito bilang paghahanda sa pinangangambahang 7.2 magnitude na lindol o ang The Big One. Ayon sa World Bank, nasa 48,000 ang posibleng maapektuhan kung mangyayari nga ang 7.2 magnitude na lindol sa bansa. Ilang mga syudad din ang nasa West Valley Fault, ang Taguig, Muntinlupa, Quezon City, Paranaque, Pasig, Makati, Marikina, Rizal, Laguna, Bulacan at Cavite. Ayon sa World Bank, dapat matiyak ng gobyerno na handa ang mga ospital at ang healthcare system sa bansa sakaling tumama ang matitinding kalamidad. Hindi pa makapagpatawag ng pagdinig ang Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng panibagong kontrobersya sa sugar importation. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Francis Tolentino, kulang-kulang pa ang mga dokumentong isinumite sa kanila ng Sugar Regulatory Administration o SRA. Tanging kopya lamang umano ng Sugar Order No. 6 ang ipinadala ng ahensya sa komite. Dagdag pa anya rito ang naging pagbibitiw sa pwesto ni SRA Administrator David John Tadeus Alba. Nanawagan naman si Senate Deputy Minority Leader Risa Ontivero sa SRA na kumplituhin na ang pagsumite ng mga dokumento upang agad nang maimbestigahan ang issue. Noong nakaraang buwan, isiniwalat ng senadora ang umano'y questionabling pagpili ng 3 sugar traders na mag-angkat ng asukal sa bansa bago pa man inilabas ang pinakahuling sugar importation order.
Itataas ng Philippine National Police ang kanilang pag-alerto sa heightened alert status simula sa susunod na linggo. Ito'y bilang paghahanda sa seguridad para sa nalalapit na vacation sa bansa. Narito ang ulat ni Lea Ilagan. Naglunsad na ng security deployment plan ng Philippine National Police para sa darating na mahabang bakasyon. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, nasa mahigit sa 70,000 na pulis ang kanilang i-deploy simula sa susunod na linggo. Kabilang dito ang 39,504 na itatalaga sa mga pasyalan at transportation hubs gaya ng airports, seaports at bus terminals. Habang 38,387 naman ang i-deploy bilang foot at mobile patrol para sa mas maigting na police presence sa mga pasyalan. Inaasahan nga po natin itong Semana Santa hanggang sa Holy Week po ay dadagsain po ito ng ating mga kababayan at na namamanata. Kaya maliban po sa mga simbahan, baka po doon sa mga bisita iglesia, ay i-deploy din po natin sila dito sa mga pangunahin po nating mga tourist spots dahil isa rin po yan sa mga anticipated events po natin na dadagsain po ng ating mga kababayan. Bagamat walang natatanggap na banta sa seguridad ang PNP para sa mahabang bakasyon, itataas ng pambansang pulisya ang kanilang pag-alerto sa heightened alert status. Patuloy po tayong nangangalap po ng mga impormasyon na maaaring makapag-disrupt dito po sa inaasahan nga po natin na mahabang bakasyon. Pero as of today naman po, ay wala po tayong namomonitor na any credible and serious threat that would require us to raise our alert status po. Sa ilalim ng heightened alert status, nasa 80% ng PNP personnel ang obligadong mag-duty at umalalay sa publiko. Maglalagay din kasi aniya ng Police Assistance Desk ang PNP maging sa mga pangunahing lansangan para umalalay sa exodus ng mga motorista. Pakiusap naman ang PNP sa publiko, makipagtulungan sa mga otoridad para sa maayos at ligtas na paglalakbay. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng airport officials ang maayos na serbisyo sa mga pasahero ngayon long holiday. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, hindi na mauulit pa ang nangyaring aberya sa Ninoy Aquino International Airport noong nakaraang January 1, kung saan higit 600 flights sa bansa ang nakansela dahil sa aberya sa air traffic management system. Alamin natin sa report ni Janice Ingente. Walang nakikitang banta ang Civil Aviation Authority of the Philippines para mantala ang biyahe sa Ninoy Aquino International Airport at iba pang mga paliparan sa bansa ngayong nalalapit na long holiday. Tiniyak ng kaap na hindi na mauulit ang nangyaring aberya sa NAIA noong January 1 kung saan libo-libo mga pasahero ang na-stranded matapos na magkaproblema ang air traffic management system dahilan para makansela ang mga flight noon. Ayon kay kaap spokesperson Eric Apolonio, natapos na ang rehabilitasyon ng Communications Navigation Surveillance o Air Traffic Management System kaya naman maayos at tuloy-tuloy na ang operasyon sa mga paliparan. Kompleto na naman yung yung rehabilitation and impact yung ating maintenance provider nandiyan na uli, no, na ipalik na. Naka-standby naman po yung ating maintenance provider in the event na magkaroon pa yung uli ng issue. But so far sa ngayon, wala naman po. Samantala, all set na ang NAIA sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong long holiday. Our utilities, of course, you know, electricity, water, air conditioning, communications, those are the critical elements so that we can be able to successfully mount all of these flights that are scheduled in the next few days and weeks ahead of us. Tiniyak ng BIA na may sapat na tauhan ng paliparan, pati na ang mga airline company at ground handlers na tutugon sa mga pasaherong nangangailangan ng assistance. Payo ng MIAA sa mga airline company magbukas ng check-in counters ng mas maaga upang maiwasan ang pagkakaantala sa biyahe ng mga pasahero. We've actually been discussing with the airlines and the ground handlers to make sure that they have sufficient manpower and equipment, not just the flight crew, hindi lang piloto, cabin crew,
the ground staff, check-in agents, baggage handler, all of the people that are working in the airport, and all of the equipment that we need so that it can become more reliable and we can avoid any severe delays or any cancellations of flights. Pagdating naman sa mga bibiyahe palabas ng bansa, nagdagdag na rin ang tauhan ng Bureau of Immigration kung saan magde-deploy ito ng higit 150 immigration officers sa NAIA. Pinapayuhan naman ang mga air passengers na papasok ng Pilipinas na mag-fill up na ng e-travel form online bago ang flight arrival sa Pilipinas upang mapabilis ang proseso. Nag-vacation kami ng mas maaga para hindi po kami makasama po dun sa rush ng pagbabiyahe ng mga iba pong bakasyonista. Ayaw po namin ng rush hour kasi nga po may baby po ako. Overcrowded po kung next week pa po. Mas better yung earlier na hindi sakto sa Semana Santa, so para mabilis yung processing ng paglipad. Sa pagtaya ng NIAA, maaaring umabot sa 1.2 million ang mga pasaherong dadagsa sa NAIA ngayong long holiday o katumbas ng 140,000 air passengers sa loob ng isang araw. Janice Enjente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilang biyahe ng bus sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ang fully booked na simula sa Biyernes, March 31 hanggang April 6 sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Transportation, ang ikipag-ugnayan na sila sa mga bus company upang tiyakin na may sapat na masasakyan ng mga pasahero ngayong long holiday. Ang detalye sa report ni JP Nunez. Bagaman sa susunod na linggo pa inaasahan ang pagdagsa ng mga biyahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, ngayon pa lang may ilang mga biyahe ng ilang bus companies ang fully booked na sa darating na March 31 hanggang April 6. Kabilang dito ang mga biyahe patungong Sorsogon, Daet at Naga sa Bicol Region. Like in previous times, ano, yung Bicol routes natin, yan yung mga unang napupuno, no? Di lamang sa kadahilan ng mas marami talaga mga taga-Bicol na nandito sa Metro Manila, kundi nagiging jumping point to other provinces like Samar and Leyte. Ayon sa mga bus company, maaari pa rin namang makabili ng ticket ang mga biyahero, ngunit bago mag-March 31 ang kanilang magiging biyahe. Ayon naman kay PITX spokesperson Jason Salvador, kung magbabaka sakali ang mga biyahero sa mga petsa na fully booked na ang biyahe, makakasakay ang mga ito bilang chance passenger. Ngunit kinakailangan lamang maghintay kung magde-deploy ng karagdagang mga unit ang mga bus company. We have the options to stay here. Mayroon naman tayong ugnayan, no, sa DOTR, sa LTFRB. And ang usapan natin dito, kung kakailanganin ng additional buses, madali naman tayo magpatawag and then magtatalaga sila ng mga kawani dito upang makapag-issue ng special permits kaagad-agad kung kinakailangan. Samantala, ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, nakikipag-ugnayan na sila sa LTFRB para makapag-issue ng dagdag na special permits. Ayon sa LTFRB, sa ngayon, merong 743 units ng mga provincial bus ang nakapag-apply na ng special permit at inaasahang maibibigay ang dokumento ngayong linggo. Pinausap na ng LTFRB itong mga operators, no? And sinabihan sila na maaari ay dagdagan yung mga buses, no? Lalo na yung mga magbibiyahe doon sa mga medyo malalayong lugar, no? Kahapon nag-inspeksyon si Secretary Bautista sa PITX kasama ang IAC, LTO, LTFRB at MMDA para masigurong nakahanda ito sa dagsa ng mga pasahero. Ayon sa kalihim, titiyakin nila ang kaligtasan ng mga biyahero lalo't inaasahang dadagsa ito sa mga terminal dahil sa inaasahang revenge travel bunsod ng mas maluwag na health restrictions kumpara noong mga nakaraang taon. Convenient, accessible, no, safe and affordable travel experience. Batay sa pagtaya ng PITX, maaaring umabot sa 1.2 million na mga pasahero ang maitatala sa terminal mula Biyernes, March 31 hanggang April 10. Dahil napakahaba, no, napakahaba nitong Holy Week na hinaharap natin, and this is the first Holy Week and first summer time na wala nang masyadong restrictions. Inaasahan natin na talaga sasamantalin ito ng mga kababayan natin na makapagbiyahe. So ang pagtaya natin dito, humigit kumulang 1.2 million passengers.
JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sumasa ilalim na sa malalimang investigasyon ang hepe ng Novaliches District Land Transportation Office matapos maaresto ang limang fixers sa kanilang opisina. Narito ang report ni Bernadette Tinoy. Sinuspindi ni Land Transportation Office Assistant Secretary Jose Arturo Tugade ang hepe ng Novaliches District Office na LTO dahil sa talamak na fixing activities sa harap mismo ng kanilang opisina. Limang umano'y fixer ang inaresto matapos maaktuhan na nag-aalok ng kanilang serbisyo. Ayon kay LTO Assistant Secretary Chief J.R. Tugade, nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9885 o Anti-Red Tape Act of 2007 ang mga suspect. We will be suspending him to give way to the investigation. And if he is found to be in connivance with the fixers, then the appropriate criminal cases will be filed against him. Kahapon, kinasa ng LTO, katuwang ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, ang sting operation kung saan naaresto ang lima umanong fixer. Sa lahat ng empleyado ng LTO, parang awa nyo na po, tigil na po natin itong kalokohan na ito. Yung limang fixers po, ang charge po natin sa kanila is violation of the Anti-Red Tape Act. So they will be facing, aside from the penalty of fine, penalty of imprisonment, if found guilty of the charges filed against them. Dagdag pa ni Tugade, pati ang mga empleyado ng LTO ay hindi makakaligtas kung mapapatunayan na kapagsabuatan ng mga ito sa mga fixer dahil pinaiikting ng ahensya ang one-strike policy nito. Sa pamamagitan ng mga fixer, ang isang individual na mag-a-apply para makakuha ng lisensya o permit ay mas mapapadali ang transaksyon nang hindi sumasailalim ng theoretical driving course. Kaya malaki ang pangamba ng tanggapan ng transportasyon dahil maaaring magdulot ito ng aksidente dahil sa kakulangan sa kaalaman ng mga vehicle drivers. Mag-nilay-nilay na po ang mga fixer at magbagong buhay na po kayo. Doon naman po sa mga kasabwat sa loob ng opisina ng LTO, sana po magbagong buhay na rin po kayo. Bernadette Tinoy, UNTV News and Rescue. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Umaapila ngayon ang grupo ng mga driving schools na ipagpaliban muna ng Land Transportation Office o LTO ang nakatakdang implementasyon ng price cap sa driving courses. Sa April 15, nakatakdang ipatupad ang bagong patakaran sa mga driving schools kung saan pagbumultahin ang sinumang lalabag. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez Live. JP, sang-ayon ba itong mga driving school dito sa ipatutupad na price cap at bakit sila nananawagan na ipagpaliban ang implementasyon niyan? Aga, ayon sa grupo, hindi naman nila sinasabing tutol sila doon sa plano ng Land Transportation Office o LTO na magtakda ng price cap sa mga driving courses. Pero umaapila itong Association of Accredited Driving Schools of the Philippines Incorporated na grupo ng mga LTO accredited driving schools sa Pilipinas na i-postpone muna itong nakatakdang implementasyon ng bagong memorandum ng LTO para sa mga driving schools sa April 15. Ayon sa grupo, dapat munang pag-usapan ng mga driving school at LTO ang gagawing implementasyon at ma-revisit ang nilalaman ng memorandum. Kapag naipatupadan nila ito, maaaring maapektuhan ang operasyon ng mga driving school. Ayon pa sa grupo, mayroon din namang mga kliyente ang naghahanap ng serbisyo na mas mahal ang bayad kaysa sa itinakda ng LTO. Ito yung mga paggamit ng mas mataas na modelo ng sasakyan gaya ng SUV para doon sa kanilang practical driving courses. Noong nakaraang linggo nga, sinabi ng LTO na magtatakda na sila ng maximum na halaga na pwedeng singilin ng mga driving school para sa theoretical at practical driving course o TDC at PDC ng mga driving schools na requirement sa pagkuha ng lisensya sa pagmamaneho. 1,000 pesos ang maximum payment sa TDC habang 2,500 pesos naman ang PDC sa mga motorsiklo at 4,000 pesos naman ang PDC sa mga light vehicles.
Nauna nang sinabi ng LTO na nakahanda naman silang pakinggan ang mga driving schools kung meron silang apela sa bagong patakaran. Ang hakbang na ito ay tugon ng LTO sa reklamo ng publiko na mayroong mga driving schools ang masyadong mataas umano maningil ng bayad sa TDC at PDC. Nakatakdang ipatupad ang memorandum simula April 15 at maaaring mapatawa ng parusa ang mga driving school na maniningil ng mas mataas kaysa sa itinakdang halaga ng ahensya. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo aga. Maraming salamat, JP Nunez. Hindi pa kayang tapusin ang 5-man advisory group ngayong Linggo ang ginagawang assessment sa courtesy resignation na isinumite ng mga third level officers ng Philippine National Police. Ayon kay PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr., binubusisi nila ng maayos ang proseso upang matiyak na hindi sila magkamali sa rekomendasyon na ipadadala sa NAPOLCOM. Mula sa Camp Crame, humingi tayo ng update kay Lea Ilagan live. Lea, nasa ilan pa ba yung mga courtesy resignation na kailangan ma-evaluate at ma-assess ng 5-man advisory council? Ella, sa ngayon ay nasa mahigit sa 900 pa lamang ang natatapos ng 5-man advisory group. Kung matatandaan mo, nasa 956 lahat itong third level officers. At yan nga ang sumasailang sa evaluation at assessment para sa courtesy resignation ng mga third level officers ng PNP. Ayon kay PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr., bagamat target nilang tapusin ito bago ang kanyang retirement sa April 24, ay hindi pa nila ito kayang tapusin ngayong Linggo. Sinabi pa ni Chief PNP na masusi nilang itinadaan sa proseso ang bawat courtesy resignation dahil nais silang masiguro na tama ang lahat ng impormasyon, lalo na sa mga opisyal na sinasabing sangkot sa kalakala ng ilegal na droga. Ayaw kasi aniya nila magkamali, kaya sinisiguro lang hindi lamang hearsay, kundi mayroong ebidensya na magpapatunay sa mga aligasyon. Ang resulta kasi ng evaluation ng 5-man advisory group ay isusumite nila sa National Police Commission para ang NAPOLCOM naman ang magsumite sa Pangulo. Ang Pangulo ang magdedesisyon kung tatanggapin o ire-reject niya ang kanilang rekomendasyon. Sa ngayon, Ella, ayaw pang sabihin ni Chief PNP kung mayroon na silang mga opisyal na inirekomenda para tanggalin o para tanggalin sa pwesto o sa serbisyo o tanggapin ang kanilang isinumiteng courtesy resignation. Hahayaan na lamang daw nilang ang Pangulong tumimbang kung dapat na alisin ang isang opisyal sa serbisyo. Matatanda ang Enero nitong taon na manawagan ng courtesy resignation Secretary Benhar Abalos sa lahat ng senior officer ng PNP bilang bahagi ng kanilang internal cleansing kognay sa illegal na droga. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lea Ilagan. Nangangamba ang mga fish dealers sa Nahuan Oriental, Mindoro na baka hindi makakuha ng kompensasyon mula sa kumpanya ng lumubog na barko na nagdulot ng oil spill. Wala kasi sila sa opisyal na listahan at batay mismo sa datos ng lokal na pamahalaan ay mahigit 1,500 lamang ang mga residente doon na apektado ng oil spill ang mga kabuhayan. Ang iba sa mga ambulant fish vendor, hindi rin umano nakakakuha kahit ng ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Mahigit 20 taon ng fish dealer o namamakyaw ng isda si Aling Basilia. Kinukuha niya itong consignment sa mga mangingisda sa kanilang lugar na galing sa Laot, sa kanila lako sa kanilang baryo at Karatig Barangay. Pangamba niya, baka hindi siya makakuha ng kompensasyon dahil wala naman anya sa master lease ang kagaya niyang fish dealer. Katulad namin, walang gayang may ipakitang ano, dahil naglalako nga, wala, laang, wala, hindi sinali sa lista. Dahil pag nakalista na katulad ng namin, inalis pa sa listahan. At dahil priority nga daw yung listro ng bangka, edi inalis ang katulad namin. Si Mang Rosauro, agad nagpunta sa opisina ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BPAR nang mabalitaan niyang lease priority ang mga kagaya niyang fish dealer.
inalam niya kung ano ang mga dokumentong kailangan para makasama sa opisyal na listahan. Ngayon naman, sa laki ng magagas na tsunami, di halos wala na rin kaming aabutin. Dahil ang halaga ng mayor's permit ay 2,500. Tapos plus medical, plus sedula, plus barangay permit pa rin, ay 250 pa rin ang barangay permit. Eh ano pa naman ang mangyayari sa aming na pest vendor na kung kami gagastos ng ganong kalaki, ano pa ang mangyayari sa aming buhay? Di lalo nang kami kinawawa. Kaya naman aantayin na lang nito ang ibababa ng insurance company kung ano ang talagang mga requirement para sa kanilang wala sa opisyal na master list. Si Bang Elmer wala pa umanong natatanggap kahit isang relief pack. Ganun din ang kanyang kapatid. Bagamat ilang beses nang nagbigay ng ayuda at cash for work sa barangay, wala kasi siya sa listahan ng mga may bangka. Ang hinihingi lagi nilang priority yung may mga bangkang ganyan dahil may pinapakita sila na mga ID na sila ay tadyang lihiti yung naglalaot. Eh kami nag-aangkat lang sa kanila ng isda. Ayun din lang ho aming kinabubuhay dito. Ay kung ganyan nga akong nag-oil spill, wala ho kaming may lako rin isda. Eh tapos di naman ho kami bigyan ng ganyang mga nadating na ayuda. Kawawa naman ho kami. Pangamba niya, baka di rin sila makakuha ng kompensasyon. Pero aniya, malaking ginhawa kung maisasama sana sila. Bay, malaki yung tulong yun kahit pa paano. Talaga nagpapasalamat ho. Basta mabigyan lang ho kami ng kahit kaunting tulong, okay na ho kami. Hindi na ho kami mananaghili doon sa mga nabigyan. Dahil apektado rin naman ho kami, kaya namin naihingayan eh, kanila. Samantala, sa 11 coastal barangay ng Nauhan Oriental Mindoro, nasa 1,553 pa lang na mga residente na ikinabubuhay ay pangingisda ang nakatala sa DSWD. Sa ngayon, wala pang ibinibigay na opisyal na listahan ng PNI kung ano ang mga requirement na hihingin sa mga claimant, lalo na sa mga wala sa listahan. Sa Biyernes, uumpisahan na ang claims caravan sa Kapitolyo ng Oriental Mindoro. Pero sa mga bayan gaya ng Nauhan ay sa ikalawang linggo ng Abril pa makapag-uumpisa. Inihahanda na rin ng lokal na pamahalaan ang gym sa municipal building kung saan pwedeng magpunta ang claimants. Mayroon din umano silang inatasan para tumulong sa ating mga kababayan na mapadali ang pagpapasa ng claims form. Mas mapapabilis natin ito, magpag-coordinate kami sa mga barangay captains at tutulungan tayo ng ahensya DSWD, MDRRMO para mapabilis ang proseso ng pagpapasa namin ng mga i-claim ng bawat mga naapektuhan itong sa oil spill na ito. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa ng site inspection at assessment ang Korean Coast Guard sa mga bakawan na naapektuhan ng oil spill sa Calapan Oriental, Mindoro. Samantala, nag-deploy pa ng 2 barko ang Philippine Coast Guard sa ground zero ng lumubog na motor tanker para tumulong sa pag-aalis ng tumagas na langis. Mula sa Calapan City, Oriental, Mindoro, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, ano ang inisyal na obserbasyon ng Korean Coast Guard sa mga apektadong bakawan dyan sa Calapan City? Magandang tanghali, Ella. Humanga itong Korean Coast Guard sa mga improvised spill boom na gawa sa dayami ng ating mga kababayan. Suggestion lang nila na sana ay agad ma-dispose ang mga pinaggamitang improvised oil spill boom na kontaminado na ng langis. Nagsagawa ng inspection at assessment ng South Korean Coast Guard sa mga mangroves area at baybaying dagat sa barangay Nabotas at Sitio Villatonio sa Calapan City or Salmindoro. Tinignan nila kung ano ang sitwasyon ng oil spill sa lugar. Ikinatuwa nila ang ginagawang paraan ng ating mga kababayan para maprotektahan ang mga bakawan sa mga barangay. Nagsagawa rin sila ng briefing at information drive sa mga residente ng barangay. Namigay din sila ng pampleto na magagamit naman ng mga residente sa oil spill response. Kasama ng kung na nag-inspeksyon na ang ito.
Samantala, kahapon ay idineploy na rin ang dalawa pang barko ng PCG, ang BRP Corregidor at BRP Habagat para tumulong sa pagtatanggal na sa patuloy na tumatagas na langis sa lumubog na motor tanker. Lima na ang sasakyang pangdagat na naglilinis sa Ground Zero, kasama na dyan ang dalawang tugboat ng Malayan Towage and Salvage Corporation at BRP Bagakay na patuloy na nagbubuga ng tubig sa mga wells para madaling mag-evaporate ang manipis na langis. Ayon sa PCG, manipis na rin ang nakikita nilang bakas ng langis sa dagat na tumatagas mula sa lumubog na MT Princess Empress. Tuloy-tuloy din, Ella, ang isinasagawang paglilinis ng coast o sa mga coastal area ng mga apektado na sinuna ang latest mula dito sa Calapan City, Oriental Mindoro. Ikaw, Ella. Maraming salamat, Ryan Lakanlale. Habang nasa ilalim ng 60 araw na suspensyon si Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr., si House Speaker Martin Romualdez Muna ang magsisilbing caretaker ng probinsya sa loob ng 2 buwan. Batay sa regulasyon ng mababang kapulungan ng Kongreso, nagtatalaga ang liderato ng Kamara ng isang caretaker kung mayroong congressman ang na-appoint sa isang cabinet position, pinatawan ng suspensyon o na-expel. Pinatawan ng 60-day suspension si Congressman Arnolfo Teves dahil sa patuloy na pagliban sa Kamara at hindi pa nito pag-uwi sa Pilipinas matapos na mapaso ang kanyang travel clearance noon pang March 9. Tiniyak naman ni House Speaker Romualdez sa mga residenteng nasasakupan ni Congressman Teves na manunumbalik ang peace and order sa Negros Oriental. Isinuko na sa pulisya ni dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves ang iba pang mga baril na kanyang pag-aari. Samantala, isa sa ilalim naman sa stress debriefing ng Provincial Health Office ng Negros Oriental ang mga biktimang nakaligtas sa tinaguriang Negros Oriental Massacre kung saan brutal na pinatay si dating Governor Roel De Gamo at iba pang mga sibilyan. Para sa detalye, makibalita tayo kay Lalay Moreno mula sa Negros Oriental Live. Lalaine, ano na ang latest dito sa mga isinukong armas ng kapatid ni Congressman Arnolfo Teves? Ella, nasa pangalaga ngayon o nasa police station ngayon itong 7 long firearms na isinuko kagabi ng mga tauhan ni dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves at isa sa ilalim ito sa inventory. Kasama sa turnover niya na baril ang caliber 22 long rifle at isang caliber 9mm rifle at Winchester rifle. Kinumpirma ng Bayawan City Police Station na isinuko ni dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves ang kanyang mga baril kagabi. Ayon sa PNP, 7 iba't ibang uri ng baril ang inihatid ng tauhan ni Teves sa police station pasado alas 9 kagabi. Nangangamba umano si Teves na baka salakayin ng mga pulis ang kanyang bahay at makuhanan siya ng loose firearms matapos umanong kanselahin ng mga otoridad ang kanyang license to own and possess firearms. Kinumpirma naman ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na tinanggalan ng lisensya si Teves kahapon. Matatandaan na ni-raid ng CIDG noong Biyernes ang compound ng HDJ Bayawan Agri-Venture Corporation kung saan presidente dito si Teves. Nakuha sa loob ng compound ang mga baril, pampasabog at milyong-milyong pera. 3 suspect rin ang nahuli sa loob kung saan isa rito ay kasabwat sa pagpaslang kay Governor De Gamo. Inaabangan rin natin ngayong hapon ang pag-turnover ni Teves ng karagdagan pa niyang mga baril dito sa Bacong Police Station. Samantala, kayong Linggo naman, magsasagawa ng stress briefing ang Provincial Health Office ng Negros Oriental para sa nasa 100 biktima o apektado ng massacre. Kasama dito ang mga tinamaan ng bala, mga survivor at lahat ng mga nasa loob ng compound ni Governor De Gamo noong March 4 o noong mangyari ang massacre. Yan muna ating balita mula dito sa Bacong Negros Oriental. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno.
Umakyat na sa 10 ang kumpirmadong nasawi matapos na masunog ang isang pampasaherong barko sa karagatang sakop ng Basilan ayon sa Philippine Coast Guard, habang umabot na sa higit 100 ang nai-rescue ng mga otoridad. Mula sa Zamboanga, makibalita tayo kay Val Villaflor live. Val, base sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, ano ang naging sanhi nitong nangyaring sunog sa barko? Yes, Ella, patuloy pa din ang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa sanhi ng pagkakasunog ng barko. Pero Ella, ang sinasabi ng kapitan ng nasabing barko ay nagmula ang sunog sa passenger accommodation sa first floor ng nasabing barko. At alas 10:30 kagabi nang makatanggap ng tawag ang Philippine Coast Guard Zamboanga mula sa kapitan ng MV Lady Mary Joy 3. Ito ay matapos na magdiyab ang passenger accommodation sa first floor ng nasabing barko. Mabilis na kumalat ang apoy sa kitchen area sa second floor, dahilan upang tumalon ang mga pasahero. Mabilis namang nailigtas ng mga bangkero ang mga unang pasaherong tumalon. At agad ding umaksyon ang Philippine Coast Guard at search and rescue team ng pamahalaang panlalawigan ng Basilan at Sulu. Umabot na sa 176 ang mga survivor na nadala na sa lungsod ng Zamboanga, habang 10 naman ang kumpirmadong nasawi ayon sa Philippine Coast Guard. Ang MV Lady Mary Joy 3 ay mula sa Zamboanga City at patungo sana Ella sa Colosulu nang masunog sa karagatang sakop ng Balok-Balok, Basilan. Sa ngayon, Ella, ay nagpapatuloy pa rin ang search and retrieval operation ng mga otoridad sa mahigit 50 pang pasaherong sakay ng barko. At yan muna ang ligtas dito sa Zamboanga City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Val Villaflor. Hinatay ang aabot sa mahigit 1,000 pamilya ang apektado ang kabuhayan ngayon sa nangyaring bakbakan sa pagitan ng puwersa ng militar at New People's Army sa 3 bayan sa lalawigan ng Masbate. Samantala, namahagi naman ang DSWD o Department of Social Welfare and Development ng relief packs sa mga residenteng apektado ng inkwentro. Mula sa Masbate City, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, kamusta na yung sitwasyon ngayon sa mga lugar kung saan nangyari itong sagupaan ng militar at NPA? Yes, aga matapos ang ginawang pag-upol ng PNP, Philippine Army at ibang sangay ng pamahalaan, tahimik na ngayon ang sitwasyon at wala nang naitatalang pagkapasabog o engkwentro laban sa rebellion grupo o New People's Army. Namahagi naman ang relief packs ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Masbate sa mga pamilya sa 3 lugar na apektado sa nangyaring insidente ng pagkapasabog at bakbakan ng militar sa isla ng Masbate. Ang mga lugar sa barangay Villa Hermosa sa bahay ng Kawayan, Loksoan Placer at Tagaid de Masalang. Hinati ang mahigit 1,000 relief packs ang naglalaman ng sardinas at iba pang item ang naipamahagi ng DSWD. Meron din mga vitamins ang tinikalob sa mga bata. Ayon kay barangay Loksoan chairwoman Merjo Ansero, takot pa din na pumunta sa mga taniman sa kabundukan ng mga residente dahil sa pangamba na naidulot sa nakarang pagsabog at engkwentro ng NPA at militar sa kanilang lugar. Naidulot po dito sa encounter dito, yung mga tao hindi na sila nag-away sa kanya-kanyang panimalay, yung mga medyo distansya sa highway. Dili na sila nag-away, nag-evacuate sila pag natutulog sa gabi. Pero sa umaga, nag-away naman sila dahil natatakot pa silang umuwi. Dito sa mga kamag-anak nila sa malapit lang sa barangay, yung nasa highway, doon na sila natutulog sa ilang mga anak, mga kamag-anak sa gabi. Naglagay naman na ng detachment ang 2nd Infantry Battalion ng Philippine Army at PNP sa barangay Kabangkalan ilang kilometro ang layo sa barangay Loksoan. Ayon naman kay Mayor Eusebio Dumoran Jr. ng Placer Masbate, malaki ang tulong ng presensya at ginagawa ngayon ng pagpapatrolya ng PNP at Philippine Army na mapawi ang takot ng mga sibilyan sa nangyaring karahasan. So far, mayroon naman tayong detachment na ngayon ng PNP at saka Philippine Army dito sa Barangay Kabangkalan. So siguro malapit mga 2 kilometers away
dito sa Barangay Luksuan. So far, ang presensya ng Philippine Army dito at saka sa PNP, always naman sila na nandito nagsusurveillance sa lugar. Aga magsasagawa naman ang bukod na PSS o Psychosocial First Aid ang DepEd sa mga estudyante at mga guro, bagyang PDRRMO sa mga residenteng apektado ng kaguluhan sa susunod na linggo. Yan muna ang balita mula dito sa Masbate. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jerry Galicia. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Juan, Kapitulo 4, Versikulo 14 na nagsasabi, datapwat ang sinumang umiinom ng tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya'y aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali!